February 3 po, tinawagan ako ni si Joey Abakan. It's about something. And then tinanong niya ako, oh, nasaan na yung kontrata? Pumirma ka na, pirmahan mo na. And I was so emotional, nag-zoom meeting kami, naluha at naiyak ako. Sabi ko, Joey, Sir Joey, hindi na ako makakapirma ng kontrata. Nagulat siya. Bakit? Ano nangyari, Willie? Wala naman tayong problema. Bakit? Lilipat ka? Hindi ko, hindi. For delicadeza, hindi ko kayang gawin pumirma. At nasawa ko sa GMA, nagtatrabaho ko sa ibang channel. Hindi ko gagawin sa inyo yan, sabi ko. And after that, nag-meeting yata sila na Mr. Gosson, FLG. Sumulat po ako kinabukasan. At ito po ang sulat ko kay FLG sa aming chairman. At siya po'y pumayag, nabasahin ko po ito. Attorney Felipe L. Gosson, Chairman and CEO GMA Network Incorporation. Magandang araw po, FLG. Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. FLG, hindi ko po alam kung paano ako magsisimula. At sasabihin sa inyo, nahihiya po ako sa inyo at sobrang kalungkutan po ang nadarama ko. Kayo pong muli ang nagbukas ng pintuan na ako po ay makapagbigay ng saya at makatulong sa abot ng aking kakayahan sa ating mga kababayan. Nagawa ko pong lahat ito nang dahil po sa inyo. Ipinamulat niyo po rin sa akin ang kahalagahan ng tiwala at katapatan. Alam niyo po, FLG, ilang gabi na po ako hindi nakakatulog, hindi po ako nakakakain, sa kakaisip ko ano po ang dapat kong gawin at maging desisyon sa aking buhay. Napakabuti niyo po at napakatotoo sa aming mga nagmamahal at umirespeto sa inyo. Sa buhay po ng tao, may mga dumarating na pagkakataon na hindi mo inaasahan. Katulad po ng ako ay pinatawag ng mahal na Pangulo Duterte na ako po ay kinausap na tumakbong senador sa kanilang partido. Isa pong karangalan sa akin na pagkatiwalaan po ako ng Pangulo ng Pilipinas. Ngunit, kailangan po ako maging totoo sa aking kakayahan at sa aking sarili. At naalala ko po nang tayo po ay nag-usap tungkol po sa pagtakbo ko sa public office. Ako po ay sumunod sa inyong payo na hindi papanahon o napapanahon na ako po ay tumakbo bilang isang senador. At ako po ay nakinig at sumunod sa inyong payo dahil sa paniniwala ko po na ang payong iyon ay sa ikabubuti po ng aking pagkatao. Nahihirapan po ako ngayon, FLG, sa akin po magiging desisyon. Napakabuti niyo po sa akin, si Madam Annette at ang mga kasama ko sa GMA family. Sana po ay maintindihan niyo po ako at sana po huwag niyo rin pong ikagagalit kung meron po akong biglang desisyon na hindi na muna po ako makakapirma ng kontrata sa GMA. Kung maaari lang po sana, kung ako man po ay hindi pipirma, ay magkaroon ng pagkakataon na matapos ang programa na hindi nagmamadali at magpapaalam na maayos sa inyo at sa GMA. Alam niyo po, noong February 2 at 9 a.m. in the morning, tinawagan ako na sekretary ng former senator na si Manny Villar. Senator Manny Villar. Na gusto daw po ako na makausap sa Zoom meeting. At pagkatapos po noon, bigla na lang po silang tumawag sa akin at kinausap po ako ni Senator Manny Villar. At ang una po yung sinabi, kamusta ka, Willie? Asan ka ba? Ang sagot ko po, andito lang po ako sa Tagaytay. Dahil dito po ako, nagsoshow ng Wawawin. At ang sabi po niya, sige, pupuntahan kita. Gusto kitang makausap. Dumating po si Senator Manny Villar dito sa Tagaytay ng 1:30 p.m. at kasama po ang kanyang anak na si Congresswoman Camille Villar at nag-usap po kami ng masinsinan. Sa amin pong pag-uusap, tinanong po niya ako kung hanggang kailan ang kontrata ko with GMA. At ang sabi ko po hanggang February 15, 2022. At sinabi ko din po na ready na din ang kontra ko po for renewal this February. Sabi naman po niya, meron ka palang deadline. Ang sabi po niya sa akin, pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw bago ka pumirma ulit, magdesisyon at mag-usap tayo muli bago February 15. FLG, nandito po ako ngayon sa sitwasyon ng buhay ko na may magandang opportunity na dadating na magiging parte po ako ng isang kumpanya
na andyan po ako. At andyan po ang aking kaalaman, which is TV broadcasting at entertainment. Hindi ko po kaya magsinungaling sa inyo. Kaya po ako sumulat at ipaalam sa inyo ang aking pong pinagdadaanan. FLG, sana po maintindihan nyo na hindi po habang buhay ay ako ay haharap sa television bilang isang TV host. At ito pong pagkakataon na ito ay dumating sa aking buhay ay isang pangarap. It's a dream para sa isang taong katulad ko po na nagsisimula sa industriya bilang naging drummer, naging extra. Hating-hati po ang aking damdamin at nararamdaman. FLG, kung ano man po ang magiging decision ko, hindi ko po kayo makakalimutan sa aking buhay. Kayo po ni JRD, Mr. Jimmy Duabit, FSY, Mr. Felipe Yalong, si Ma'am Annette, si Sir Joey Abakan, si Rhea, si Michi, si Ms. Joy Marcelo, ang kanya po mga staff, sales and marketing family, engineering people at sa mga lahat po na nakasama ko sa Jimmy. I don't want to say goodbye. Dahil sa industriya nito, there's always a welcome back. Kung ano man po ang magiging desisyon, tatanggapin ko po ng maluwag sa aking puso. FLG, sleepless nights, luha, hindi makatulog, hirap na hirap. Dahil po sa tiwala, paniniwala, at mamahal na pinadama nyo sa akin. GMA will always be part of me. Sana po FLG, naintindihan nyo po ako. Maraming salamat po muli sa tiwala, paniniwala at pagmamahal nyo sa akin. May God bless us all, rumang respeto at nagmamahal, Willie Revillame. Yan po ang aking naging kasulatan sa aming bond chairman, Mr. Gosson. At ito naman po ang kanyang sagot sa akin. Dear Willie, this refers to your letter dated February 4, 2022 informing us that upon invitation of Senator Manny Villar, you will be joining him in operating the new TV station. You have had the continue to have long, close, personal and business relationships with Senator Villar over the years, much longer than your relationship with us at GMA7. We appreciate that there comes a rare opportunity of lifetime for one to choose a path that will determine one's future career, like the one offered to you by Senator Villar. While we believe, as you do, that our relationship has been characterized by nothing less than being harmonious, cooperative, supportive, rewarding, successful, etc., we understand and appreciate where you are coming from. There was no problem, big or small, that we were not able to resolve to our mutual satisfaction. Hence, we have no rancor in accepting and respecting your decision. We would like to propose, however, that we mutually end your program Wawa Win in GMA7 on Friday instead of Tuesday on February 15, 2022. And for this purpose, we also want to suggest that we issue a joint statement to be read by you on February 11, 2022, Joey Abakan can handle the details of the joint statement from our end. With our warm regards, sincerely, Felipe L. Dawson. Yan po ang tunay na istorya na nangyari po last week. Kaya yung sinasabing walang kontrata, may sinasabing may kinakausap na kaming artista, may kinakausap, wala pong katotohanan yan. Hindi pa po nagsisimula ang lahat ng ito. Para malaman nyo, ang isang tinatrabaho lang dito ay ang transmitter. At wala pa pong transmitter. Itong pirman to, buhay ko na ho ito. Buhay na ng pamilya ko. Buhay na ng mga staff ko. Buhay nyo to. Dahil nagbibigay kami ng tulong sa inyo araw-araw.